pagre-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na po confidential fund yon. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo. Congresswoman Franz Castro, I would expect later on na ikaw na mag-terminate sa minority ng budget ng ombudsman. Okay, so sa confidential po, confidential fund po, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 million in 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million. Obligation is 14 million. 2018, 20 million. Obligation, actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26.9 million. So, kung mabanggitin ko pa po yung iba, no, 2021, confidential fund is 33.7 million, o actual obligation is 13 million. 2022, 51 million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million, so wala pa po yung ano, no, yung obligation, actual obligation. And then, you propose 51.4 million for 2024. So, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung ano, no, yung ina-appropriate. Pero yung utilization, makikita natin ay mga 40 to 45% on the average. Can you explain that, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, eh bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. Yeah. Yeah. You can also, for 2023, I think it was also 31 million. Eh, pwede nyo bawasan ulit ng 20. Gawin nyo ulit yung confidential na fund namin ng 31 million, yung 20 million is ilagay na lang po ninyo kung pwede po sa MOOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kaping barako sa opisina o dadaan sa ngiti. Gagawin po namin. Marami pong salamat. Yes, thank you very much, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating honorable ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation ng lahat ng mga, yung ilang mga kaso. At kanina nga po, yung ating pong colleagues, earlier, sinabi niya po yung, ano, no, yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund, ay bakit po, ano, no, na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba, eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave po tayo, kinakocompromise natin yung halimbawa yung mga programs. Kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, I hope, di ba, na ano nyo po ito, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or general, not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa, ano, no, sa information po ng ating taong bayan. So, may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chia. Your Honor, please. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi kasi nirequire po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng ano, no, kasi meron po tayong ano, no, joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Kung hindi po nakakatawa, nasabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So, I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero
mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho i-resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin confidential fund, then alisin ninyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces. I call some police officers in the provinces. I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense, ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pagbinigyan ko ng 50,000 pesos o iliquidate mo sa akin, natuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko. Abay, siguro, mahihirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, makasabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng 10 little Indian, eh bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, mga sibuyas, may mga isang tao kong pinalalakad o dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila ka akong pinapupunta. Yun po ang ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po ano nakikita natin, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala na lang, wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating mga lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talaga mga investigation yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan katulad ng sinasabi niyo kanina and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka doon sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, no? Minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila and so on. Kaya dapat magamit po ito. So, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular Number 1 as regards to the submission ng mga SALN. So, nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, Sir Honor. Okay, thank you po. Yes, Sir Honor. The President, okay. I think President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their SALN. Okay, thank you for the information. Doon po sa Memorandum Circular Number 1, Section 6, Lifestyle Check, Even Without SALN. So, how often po nagkoconduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Meron po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check?
Nagkakandak po kami ng lifestyle check in connection with cases that were investigation. We're investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, whether it's done? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again, is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maaring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng tamang buwis. But para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yun. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials, but I cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi naman sinasabi, hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Tinatanong ko lang po kung nagagalap like yun. Yes, thank you, Mr. Chair. Last, ano na po ito. Okay. So, hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila-lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po, na on memorandum circular number 1, section 6. So, yun na po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman. Thank you, Congresswoman Franz Castro. I would expect later on, ikaw na mag-terminate sa minority ng budget ng ombudsman.